Thank God. Morning, Emmanuel. Yan, yung po mga kasama natin online, magandang umaga po sa inyo. And of course, doon po sa mga nagsikap, pumunta ng umagang maaga. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Today is very special. Alam niyo na ang dahilan sapagkat we are celebrating our 53 years of God's goodness and faithfulness. Amen. Bigyan natin ng mainit na palakpak ang Panginoon po natin. We had it 1 month. O isang buwan po yung ginugol po natin sa pagsa-celebrate, thanking God for what He has done sa Emmanuel. Maraming challenges. Hindi po siya bed of roses. But at the end of the day, we can all praise and give thanks unto our God. Amen. Celebrating our, ito po yung ating pinakahuling part ng celebration, but throughout the year, tayo po ay lagi pong thankful sa Panginoon po natin. Amen. Amen? Ngayon, gusto ko pong samantalahin natin itong opportunity na ito to move around and batiin natin yung ating mga kapatiran. Ang tema po natin this year is Abiding in Christ. So let us abide with one another and with God. Let us greet one another. Let's move around. Sige po, kilos po tayo. Let's move around. Patihin natin, gamitin natin opportunity para masalamatan ng Panginoon, masalamatan ng bawat isa. Salamat, Brad. Salamat po.
dakilang manunubos at dakilang Panginoon po nating lahat. Kung kaya po ninyong lumuhod sa Panginoon ngayon, yun lang pong kaya. I encourage you, lumuhod po tayo sa ating pagsisimula ng pagsamba. Kung hindi naman po, pwede naman pong manatili sa upuan. Ang mahalaga pong nakikita ng Panginoon yung puso natin na nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Shall we do it in the posture of kneeling down before the Lord, showing our full humility before Him, in full submission of our hearts, minds, souls, spirits, of our whole being before God. Asking that the Lord will usher us into His holy presence. Father, we come in the mighty name of Jesus Christ, together as one body of Christ, to give praise, to give you worship that involves, Lord, our whole being, mind, body, soul, everything in us we offer unto you, Lord, as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Pinagsasama-sama namin at sabay-sabay namin inaalay sa iyo, Lord, ang laman ng puso po namin, ang aming pagpapasakop at pagkilala sa aming dakilang Diyos na siyang lumikha ng lahat, ang soberenya, ang Diyos wala ng iba, nag-iisa, na siya lamang aming pag-uukulan ng paglilingkod at pagsamba. Sa Kanya lamang o sa iyo lamang kami, Panginoon, yuyukod at ipagkakatiwala ang aming buhay. Ikaw ang nagahari ngayon at magpakailanman. At sa iyo lamang kami mag-uukol ng lahat ng kapurihan. Ang Diyos naming puspos ng kabanalan, maluwalhati, puno ng karangalang Diyos, ang mapagpatawad, ang mapagmahal, ang mahabaging Diyos namin na laging handang makinig sa aming mga karaingan. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon, at sambahin ka. At sa iyong banalharapan, Panginoon, kami dumadalangin ang pagpapakumbaba, kinikilala ang aming mga kasalanan. Walang puwang sa pangangatwiran, kundi humingi ng tawad at kilalanin ito sa iyong harapan. Linisin mo kami ng banal na dugo ng Panginoong Yesus at hayaan mo, Lord, na maging malaya ang pag-aalay po namin ng pagsamba, ng pagpupuri, ng pagbibigay, pagdakila sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa banal na dugo ng Panginoong Yesus na kanyang ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig at pagpapatawad sa aming lahat. At ngayon, Lord, malugod naming itinataas sa iyo ang aming mga birthday celebrants, asking, Lord, for your special blessing, Lord, sa buhay po nila. Asking, Lord, na ang buhay nila lalawig pa, mararating nila, Lord, yung full life na itinakda mo para sa kanila. Ang pamilya nila, pupuspusin mo ng iyong pagpapala, pag-ibig, at higit sa lahat, ang buhay nila magagamit upang ang salita mo maipangaral sa iba't ibang dako. Alalahanin mo, Lord, ang aming prayer focus for this week. Members of Emmanuel, pastors, leaders, missionaries, kaming lahat, nagkakaisa upang idulog sila sa iyo at hingin ang awat habag mo, Panginoon. Para sa aming lahat, kinikilala na sa iyo, nagmumula ang lahat, ang tanging pag-asa ng aming buhay at ang kakayahan upang maipamuhay ang magandang balita mo, ang Great Commission na itinalago mo sa amin. Hinihiling ko ang special blessing mo, Lord, na maging sa gitna ng kahirapan ng mundo, ang iyong mga anak, Lord, hindi po sasapit sa karukaan ng buhay. Bagkus ipakikita mo, nakakaiba
ang mga anak mo na mayroong kaugnayan sa iyo sapagkat kami ay mga pinagpala mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Inaalala rin po namin, Lord, ngayong umaga, ang aming ministry focus, ang Go for God Youth Ministry. Sa pangunguna ni Elder Hermie, mga kapatid, Pastor Jeff and Jed Dumago, hinihiling ko, Lord, ang wisdom na ibibigay mo sa kanila, ang malinaw na pangitain sa pangunguna sa youth ministry ng iglesyang ito, at maghihirang ka ng marami pang mga kabataan na tunay na nagmamahal sa iyo, Panginoon. Sila'y lalaki ayon sa tanging kalooban mo at patuloy na pagpapasakop sa iyo. Pagpalain mo po sila. Inaalala rin namin, Lord, ang Missions Ministry. Sa linggong ito, ang ECMI at Tiaong, inihiling namin sa pangunguna ni Pastor Jeff and family and team, inihiling po namin ang pagkilos ng iyong kapangyarihan po, Panginoon, sa kanila, sa patuloy na pag-reach out doon sa mga kapatiran, sa paghirang mo ng mga manggagawa mo, Panginoon, para sa gawain doon. Ikaw ang magpapala, Panginoon. Ikaw ang gagawa ng mga kababalagan na mag-aakit sa mga tao doon patungo sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Itinataas din namin ang Sibak family kasama ng Soma family ang patuloy na pagkakaisa sa pangitain Vision 2025. Ang patuloy na pag-raise up mo ng mga leaders, pastors, missionaries. Ang iyong provision hindi po magkukulang, Lord, sa aming mga pangangailangan. At sa pagdating ng vision ng year 2025, magpupuri kami sa iyo, Panginoon, sapagkat makikita namin kung gaano kang katapat sa paghirang ng multitudes na miyembro ng Siba family. Inaalala rin po namin, Lord, ang Bless Our Cups. Patuloy mo kaming tulungan na mag-build up ng relasyon sa kanila, na sila'y lumago sa biyaya mo at sa kaalaman patungkol sa Panginoong Jesus. At lagi mo po silang iingatan, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga tungkulin na ginagampanan sa araw-araw. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Inaalala rin namin ang aming mahal na bayang Pilipinas, ang aming Pangulo, sampu na kanyang gabinete, ang katalinuhan at kakayahan, Lord, upang makaisip ng mga impossible things to become possible sapagkat ikaw ang kikilos sa kanilang likuran. Ang bansang Pilipinas, iaahon mo sa kahirapan, magkakaroon ng maraming hanap buhay, magkakaroon ng ulan sa gitna ng mainit na panahon, magkakaroon ng cloud formations. Ibubuhos mo ang mga ulan ito sa aming mga dams. Magkakalooban mo kami ng sapat na tubig sa aming araw-araw na pangangailangan. Panginoon, ang bansang ito, pinangako mo na pagpapalain mo. At ito'y ibinabalik namin sa iyo, Lord, sapagkat pinangahawakan namin ito, kami ang bansang kumikilala sa iyo. Salamat, Lord, sa mga bago naming kaibigan na nakasama ngayong araw na ito. Nawa, katagpuin mo sila sa kanilang pangangailangan. Nawa, Panginoon, masumpungan nila sa pamamagitan ng iyong salita ang katotohanan at kapangyarihan ng iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy po naming inaangkin sa iyong makapangyarihang pangalan at sa iyong authority ng lahat ng ito'y mangyayari. It will come to pass sa paraan at panahon mo. Inaalay po namin sa iyo ang lahat ng ito at nawa isang pangalan lamang ang siyang magkamit ng kaluwalhatian. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon, magsabi ng Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat. Purihin natin ang ating Panginoon. Taas natin ating dakilang Diyos. Ang Diyos na tapat, ang Diyos na dakila, ang Diyos na sumasa atin.
Forever God is with us, forever and ever.
a faithful God. Amen. Our God is faithful. Our God is strong. And He is with us. That's why we're celebrating today the 53rd year of this church, because He is with us. And He is faithful. The same God who causes people to start this ministry 53 years ago is the same God that we worship today. And we will declare that right now. I'm calling on the God of Jacob, yes, whose love endures through generations. I know that You will keep Your covenant. Calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need You now to do the same thing. You are the same God.
Yeah.
Kanina, touch na touch ako doon. Sabi nung awit, forever you are faithful, forever you are strong. Tapos na malayan ko na lang, gumagano na yung mga tuhod ko. Kasi doon po, ibig sabihin, nararanasan po natin yung freewheeling worship. Nakasama natin yung ating, ano, yung ating kabuuan ng buhay po natin na inaalay natin sa Panginoon. At yung awit, sabi pa, we have the same God. Amen? Bigyan natin ng malakas na hallelujah ang Panginoon po natin. Amen? Hallelujah. Ayun. Magandang umaga po, church. Ang aming church po ay isang church na hindi po nagtuturo ng katotohanan. Katotohanan, hindi, walang katotohanan ng mga itinuturo po namin patungkol sa Panginoon. And we are proud of this sapagkat ang layunin o goal po ng church po natin ay maipahayag ang lahat ng kamalian sa Panginoon. Kaya naman, pinagpapatuloy po natin yon. Kaya bigyan po natin ng palakpak ang ating mga sarili. Come on. Okay.
sumunod nga. Alam po ninyo talaga, follow the leader. Ano? Pag bulag ang leader, susunod talaga. Okay. Alam po ninyo, ang sabi po ni Pastor B1, ang sabi po niya, should I read the Bible? Yun po ang tanong niya sa congregation. Anong sabi niya? Daily Bible reading is 1,000% recommended. But it's not required to please God and grow spiritually. Ang yabang pa pag sabi niya, ask me why. Tanungin niyo ako, bakit? Ayun. Okay. Sabi niya, people in the Bible didn't read their Bible every day. Abraham, Isaac, Jacob, Isaiah, Jeremiah, and Jesus, and the apostles, they did not read their Bible every day. Pero ano sabi po ng salita ng Panginoon, Joshua chapter 1 in verse 8. Look at your Bibles. Come on. Tingnan po natin ang sinasabi ng Bible. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and then you will achieve success. You know, God calls us to continually meditate on His Word. Constantly, ang panawagan ng Panginoon, immerse, ibabad po natin ang ating sarili sa salita ng Panginoon. And so we don't just read the Bible, we soak in the Word of God. And the Bible becomes part of us, bahagi ng buhay po natin. Amen? Amen. Pagkatapos ng kinabukasan, may another meeting itong church na ito. Sabi nung facilitator, welcome po sa ating church, ang Falls Church. And I'm sure na blessed po kayo doon sa message natin the other time, na talagang ang Word of God ay hindi kailangan basahin araw-araw. Hindi daw kailangan basahin araw-araw. At mas lalo kayong mabe-bless ngayon sapagkat invited po natin si Pastor B2 para mangaral ng salita ng Panginoon. Palakpakan uli natin ang ating mga sarili. Palakpakan nga sila. Pangalawa na po yan, ha? Okay. Ang sabi ni Pastor B2, alam nyo, ine-expect ko na sa mga susunod na mga taon, yung mga ngawit ang kamay ko sa pagpe-pray sa mga kotse nyo. Lord, i-bless mo po itong Mercedes-Benz ng kapatid. Ilalayo mo po silang lagi sa kapahamakan. Pagkatapos, Lord, i-bless mo po itong BMW ni Pong. Sabi, i-protect mo po sila lagi sa lahat ng kasamaan. Wala akong ipagpe-pray. Sabi niya, wala akong ipagpe-pray ng mga bulok-bulok na kotse dyan. Hindi ako magpe-pray noon. At pagkatapos ng 10 taon na pinag-pray kita at hindi ka pa yumaman, wala ka pa rin kotse, pag nakita ka namin sa daan, sasagasaan kita. Yabang pa ng pagkakasabi niya. Maralam po ninyo, this kind of teaching has been ascribed many times. Ang tawag po sa kanila ay name it and claim it gospel. Or wealth and health gospel. Or the more popular, prosperity gospel. Sila po yun. Pero listen to what Charles Spurgeon said. Ang sabi po niya, I believe that it is anti-Christian and unholy for any Christian to live with the object of accumulating wealth. In other words, ang buhay daw ng Kristiyano, hindi naman it's all about accumulating wealth. Hindi po yun. Kung yun po ang pananaw mo sa buhay, you are missing a lot. And you will go straight to your destiny. Hindi po yon ang layunin ng Panginoon. It is not wrong to pray for personal blessing. Okay po yon. In fact, the Bible encourages us to pray. Make known our request unto God. Di ba yun ang sabi ng Scripture? You know, prosperity doctrine of faith may lead people to attempt
to manipulate God to get what they want. You know, God is dependable. Amen? But God is not under our control. Wala po tayong control sa Panginoon po natin. Look at your Bibles again in Psalm 115 in verse 3. Sabi po doon, our God is in heaven. He does what pleases Him. You know, our God cannot be manipulated. We are to serve God. God does not serve us. Isaiah chapter 40, James chapter 4 in verse 3, you ask and do not receive because you ask wrongly. Mali. You spend it on your own passions. Ang ibig sabihin, hindi sumasagot ang Panginoon sa mga request na hindi nagbibigay kaluwalhatian sa pangalan niya. So every time we pray, make sure na yun para sa kaluwalhatian po ng Panginoon. And one thing, the true gospel of the Lord Jesus Christ does not measure material blessing as basis for strong faith or as basis for true faith. Hindi po. Hindi ibig sabihin mahirap ka, ganun lang kahirap ang pananampalataya mo. Hindi po ganun. Jesus is better than materialism because Jesus is the only one who can satisfy and who is worth living for. Mas malakas. Amen. Amen. Yeah. Yung pang 53 years. Amen. Ayun, ganun. Amen. Pagkatapos ng amen, manalangin po tayo. Lord, salamat po. 53 years of your goodness and faithfulness. Your love abides in us. And we love you, Lord. And boldly, we say that from our hearts. We have failures. We are not perfect. But all the way, you are with us in this journey. And we long to see more years for Emmanuel fulfilling the Great Commission, touching people's lives for the glory of our Lord Jesus Christ. We give you praise, we give you thanks in Jesus' most precious name. Amen. Ipagpapatuloy po natin ang ating serye, Therefore Go, at ito na po yung pinakahuli. And just, you know, just timely for today, ang title po ng ating message ay Rise Up and Go. Tayo'y humayo, tumayo sa kinilalagyan at humayo po tayo. Just timely for today because it's our anniversary. And I believe yung mensahe po nito will steer us, yung passion po natin talaga to fulfill the Great Commission of the Lord. And so if you are ready, let's all stand and we will be reading a very popular verse, the Great Commission verse found in Matthew chapter 28 in verse 19. Kung kabisado niyo na po, huwag na kayong magbasa dyan. I-recite nyo from the heart, together and with conviction. Ready? Begin. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Maari na po tayong maupo. Let me share to you first yung summary statement po natin. Ang sabi po dito, we are called to make disciples. Amen? 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 Of course. Of all nations in the authority and power of Jesus Christ. The Great Commission compels us to rise up and go and share the good news until everyone has heard. Kung nasubay pa yan po natin mula nung unang message ni Pastor Bong, ikalawa, at nung ikatlo, nung last Sunday, nakita po natin doon sa mga past messages that the church go out and begin to fulfill the Great Commission. Lumabas po sila, tinupad ang utos sa kanila ng Panginoon, at makikita po natin doon yung story, nagsimula po sa pagkabuo ng iglesia ng Panginoon. At nakita rin po natin doon how the gospel of the Lord spread. Although yung pag-spread ng gospel during the time, according to beginning in Acts 6, I think, hindi po smooth sailing, there were persecutions along the way. It was so hard, but because
these people, the early disciples, were empowered by the Holy Spirit, hindi po nila inalintana po yung mga persecutions sa kanila. Now, the immediate context is found in Matthew chapter 28, yung binasa po natin kanina, where the apostles and the disciples of Jesus met the resurrected Christ. Read through the entire verse, or chapter, verses 1 hanggang, I think, verse 28. Yung buong chapter po na yon, makikita po natin where the apostles met the Lord, the resurrected Lord Jesus Christ. And that encounter gave them the power. They need to spread the gospel. Yun po ang naging turning point and breakthrough in the ministry, individually and corporately. Before the resurrection of the Lord, they were timid, the disciples. But after the resurrection of Christ and met Him, they were empowered by the Lord. Now, as we meet the resurrected Jesus, as we go, as we meet and go, the same power is given to His followers, to you and to me. The power of Jesus will embolden each one of us to spread His message to the people we come in contact with. Kahit sino yung ating ma-encounter, talagang nag-aapoy tayo para ibahagi ang magandang balita ng Panginoon po natin. He will, you know, give us courage. He will give us love and compassion that we need to carry as we bring His light to the lost world. Magniningning ang buhay po ng isang tunay na sumusunod sa Panginoon po natin. Ang ating pong bansa ay ipinagyayabang po natin ang PMA. Alam po natin yon? The Philippine Military Academy. Talagang grabe po ang pagmamalaki po natin dito sa ating Philippine Military Academy. And once upon a time, nangarap din po ako na maging bahagi po ng organization na ito. Dalawang bagay lang po ang mangyayari kung natuloy po ako doon. Una, ako po isang retired general na ngayon. Kung natuloy, ha? Kung natuloy, hindi naman natuloy. Pangalawa, isang retired permanently na po ako ngayon. Ibig sabihin, 6 feet below the ground na. Yun lang naman po ang pwedeng mangyari doon eh. Promotion or demotion. Okay? So pero alam po ninyo, hindi niloob ng Panginoon ako'y maging bahagi po ng Armed Forces of the Philippines, kundi Armed Forces of Heaven. May iba palang plano ang Panginoon, hindi natin po alam yon. Now, kung ikaw po ay bahagi po ng o graduate ng PMA, ikaw po ay handpicked from among thousands of aspirants. Grabe po ito. Nalaman ko po ito sapagkat yung pamangkin po ni Maris ay isa po doon sa na-handpicked from thousands of aspirants. Grabe po ang mga pinagdaanan. Papasok ka talaga sa butas ng karayom. At kapag ikaw ay napili, you are considered, you know, the best of the best dito sa Philippine Military Academy. Sapagkat pag ikaw ay gumraduate dito, ibig sabihin well-trained. At ang training mo araw-araw, alam po ninyo natutulog sila 12 in midnight, gigising ng 4 in the morning, ganun po ang trend araw-araw. Train and train and train. And they are tested in the training field and in the battlefield as they go with a mission. They go into battle with a mission. And they are called the Philippines Special Forces. Sila po yun. Gabi po, nakita po ninyo dyan, bawal po magkamot niya kahit konti lang, gano'n, no? Bawal po. Pag nakita ka po, talagang kung ano yung hawak ng commander mo, ipapalo po sa iyo yun. Now, we are just the same. Any one of us who calls himself a Christian, tanungin mo yung katabi mo ngayon, Christian ka ba? Christian ka ba? Ikaw ba'y follower ng Lord? Kung ikaw ay follower ng Lord at Christian ka,
ikaw ay special forces o special force ng Panginoon. God's special force. At tayo po yung tinatawag na the elite force. Handpicked by God, tested on the battlefield of life, trained and equipped in the Word of God. Sinanay ng Panginoon sa kanyang salita. And as we've discovered this morning, we have a mission found in Matthew 28 verse 19. I-recite po natin, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. You know, that's our mission. Yun po ang mission na binigay ng Panginoon. That's why Jesus picked. Pinili tayo bilang special forces ng Panginoon. Kaya it's a great privilege to be a part of the Lord's army. Now, mag-rewind po tayo ng kaunti, beginning in Matthew 28 verses 1 up to verse 10. At tignan po natin kung bakit itong mga disciples ng Panginoon, ano sila bago nag-resurrect ang Panginoon? Malayong malayo doon sa dinidescribe po nating well-trained, equipped, talagang ready for battle. Tingnan po muna natin yung mga kababaihan doon sa unang bahagi. Tingnan po natin yung Bibles natin. Baka hindi nyo alam, niloloko ko na po kayo. Ang sabi po doon sa mga women disciples, sila'y patungo doon sa tomb nung maagang maaga po na yon. At certainly, and certainly, ito po mga women po na ito, papunta sa tomb to embalm the Lord Jesus' body. During the Holy Week, they were able to witness yung suffering, horrible suffering ng Panginoon po natin. Until on Friday, Good Friday, Jesus was dead. So balik na po natin yon. Prior to that, sinabi ng Panginoon sa kanila na pagkatapos niyang mamatay, ay mabubuhay siyang muli pagkatapos ng 3 araw. Siya'y mabubuhay muli. But they were not clearly going to the tomb with an expectation that that promise was about to be fulfilled. Yung mga kababaihan patungo sa tomb, definitely wala sa isip nila yung sinabi ng Lord. Bakit? Kasi dala-dala po nila mga oil, mga perfumes, mga spices. Anong purpose? Para i-embalm ang body ng Panginoon. They were in grief because of what had happened. Malungkot na malungkot po sila. And so you can just imagine as they were walking to the tomb, they were filled with discouragement. Downcast sila po. Mahina ang kalooban nila. Maybe that describes you today. Yun ang kalagayan mo. You are discouraged, you are hopeless, you are grieving because for a loved one or a friend, you have lost a loved one or a friend, or maybe you are grieving other things in your life today, and the way that you feel about life today is, wala talagang pag-asa tong buhay na to. And Jesus promises to you means nothing. Na-experience na po ba natin yon? Well, grabe tayo mag-memorize, pero pag dumating po yung matinding pagsubok, wala po lahat yung mga pangakong yan ng Panginoon. And so they are not going to be fulfilled, yung pong iniisip po natin. Now look at the male disciples, the men. Doon po sa foot of the cross, nakita po natin, isa-isa po silang nag-disperse, going in different directions. And later on, found themselves locked in the upper room. Closed door, talaga sarado po yung door na yon. Ano pong dahilan? Of course, natatakot po sila sa pwedeng mangyari sa kanila. Iniisip nila pagkatapos mamatay ng Panginoon, ano kaya magiging reaction ng madla sa kanila? Iniisip nila baka kami na ang susunod na mag-undergo ng mock trial
at ipapako sa krus. Yung po mga naglalaro po sa kaisipan po nila. And they did not know what to do next. Again, they knew Jesus' teaching, but those teachings were silenced by the great fear in their hearts. It was silenced by their great fear in their hearts. Maybe because of your circumstances today. Ano ba yung circumstances po natin today? You feel like that, ganun din ang pakiramdam mo, you are in great fear, losing hope, that you are locked behind closed door, and again, Jesus promises nothing to you. Baliwala. Huwag mo sabihin sa akin yan, Pastor. Ayoko marinig yan. Hindi totoo ang pangako ng Panginoon. But as we pursue the vision and mission of the Lord Jesus, you know, there will be a lot of challenges and hurdles. And there may be failures and fearful times. There will be times that you will feel inadequate for the job. Iisipin mo, hindi para sa akin yan, hindi ko kaya yan. Mahina ako, mapurol ang utak ko. But today, God has a special message for you, my brother. To all His, tayong lahat, special forces of the Lord, meron siyang special message po sa atin. Dalawa lamang ito, but great messages from the Lord. Number one, direct to the scripture na po tayo. Para wala na pong paikot-ikot, direktahin na po natin. Number one, Jesus knew their potential as His special forces. Jesus knew His disciples very well, mula ulo hanggang paa. Kaya naman, Jesus predicted in Matthew chapter 26 that each one of them, you know, would deny Him and betray Him and flee at the time when He needed them most. Magkakawalang lahat ang kanyang mga disciples. But before that, they promised to the Lord that they will stand by Him whatever happens. But we know the rest of the story, they failed to fulfill that promise. They left Him, fled, and hid behind locked doors. Yun po. Alam ni Jesus ang kanilang potential in spite or despite all that happened. In Matthew 26, ang sabi po diyan, but after I have risen, sabi ng Panginoon, I will go ahead of you into Galilee and meet you there. Yun po ang wika ng Panginoon sa kanila. In other words, sinasabi ng Panginoon, I am not giving up on you. I still want you to be my partner in the ministry. I trust you, my disciple. I am not giving up on you. Now to the women back in Matthew 28 verse 7, ang sabi ng mga anghel, go quickly and tell His disciples that He has risen from the dead. And behold, He is going ahead of you in Galilee. And there you will see Him. Behold, I have told you. Jesus is going to meet His disciples in Galilee despite their failures. Tandaan po natin yon. Napaka-importante po nun. Despite what you have done, meron bang perfect dito? Wala po. Sino may failure po dito? Paki-ibaba ang kamay. Huwag na po natin. Lahat po tayo, meron po tayong failure sa buhay po natin. But God, oh, Jesus still sees your potential, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, you have a potential, sabi ng Panginoon. Meron kang potential. He still sees you as His special force or forces. And then jump to verse 10 ng chapter 28. Then Jesus said to the women, do not be afraid. Go bring word to my brothers to live for Galilee and there they will see me. You know, this is good news, my brothers and sisters. Good news for us. It doesn't matter how many times we fail Him. It doesn't matter how many times we, you know, let Him down. It doesn't matter how many times we feel that we are not worthy of being His special forces. Jesus still says, I see your potential. Nakikita ko ang kaya mong gawin at kung ano ka sa hinaharap. I will go ahead of you in Galilee and meet you there. You know, verse 16, or before verse 16,
when Jesus said that I will meet you in Galilee, it only means one thing, that Jesus has already decided ahead of time to put his trust in his disciples, to commission him or them, and to fulfill the purpose, his purpose through them. And I believe the same is true with us. Jesus has decided ahead of time that he will do the same for us. He will meet us in Galilee. He remained steadfast in his trust in us for us to be able to be his partner in the work of proclaiming the gospel. Now in verse 16, but the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus has designated to them. Now what a change from cowardice to courage. What a change from being frightened and locked behind doors to being emboldened to actually move from disobedience to obedience. There's only one answer. Ano sagot doon? There's only one answer, because these disciples met the resurrected Jesus. They met him. That's why they were changed. And that's what changed them. They met the resurrected Jesus. Kung sa kanila kaya nila yon? Hindi. Nagtago nga sila eh. Kung sila kaya, may kalakasan kaya sila para pumunta ng Galilee, ayaw nga nilang lumabas ng kwarto. But they were able to have the strength to do it, to go to Galilee, because they met the resurrected Jesus Christ. And only through the power of the resurrected Jesus Christ can do that. Amen? Now, ang tanong, are you excited to meet the resurrected Jesus? Are you excited? You know, when I see the great change in the disciples in Matthew chapter 1 or chapter 28, you know, I want to meet the resurrected Jesus. I want to be empowered. But here's the thing, ito po yung importante nating tandaan. When you meet the resurrected Jesus Christ, there is always a commissioning. Whenever you meet the Lord Jesus Christ, there is always a commissioning. Jesus met the women as they walked away from the tomb. And they were wondering what on earth had happened. There was an earthquake, a strong earthquake, and they saw the stone rolled away. Pagkatapos, na-meet nila yung mga angels. And then after that, the Lord himself showed to them. At sinasabi ng mga angels sa kanila, Jesus is alive. And they met the Lord. And what does Jesus do? He commissions these women. Listen again in Matthew chapter 28 in verse 10. Nasa second point na po tayo. Pakimove lang po. Ayan. Ang sabi po, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. So pagka na-meet natin ang Panginoon, mayroong commissioning. At yun ang wika ng Panginoon doon sa mga ladies, doon sa mga women. Ang sabi ni Lord, go! You've met me. Nakatagpo mo na ako, and therefore go. And tell my brothers to go to Galilee. You know, then, he meets them all in this mountain called Galilee. And says to them, again, let's recite Matthew chapter 28, verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now, if you meet the resurrected Jesus, expect a commissioning. And so every Christian is commissioned to go and make disciples. Ito po ang inaatas sa bawat Kristiyano ng Panginoon. Therefore, go and make disciples is very significant. You know, reading through and examining the Greek translations, ang mas, ano po, mas pinakamalapit pong rendition ng Matthew 28, nung sinabing go and make disciples, ang pinaka,
best po na rendition po noon means when you go or as you go, make disciples. As you are going, make disciples. In other words, Jesus assumed that every disciple of the Lord is going. Expectation na po ng Panginoon yon, na kung ikaw ay disciple, talagang ikaw ay humahayo. And as you go, or when you go from work, make disciples. Wherever you are at home or at school, make disciples. When you are with your friends and neighbors, make disciples. When you are in the beach, make disciples. You know, to show them and to teach them about the commands of Christ. Do it in word and in deed. And to show them what it is like to, you know, to live as a follower of the Lord Jesus Christ. But be careful of making disciple a program. You know, making disciple not as a program but as a way of life. You know, the true way of living as a follower of the Lord Jesus Christ is founded on the teachings of Christ. You know, as you go, disciple. When you go, disciple, whatever you're doing, disciple. Whatever you're doing, teach those around you in word and in deed. Whatever ministry you're doing, disciple as you lead. And as you lead in worship, disciple. As you lead the multimedia, disciple. As you lead your small groups, disciple. Whatever ministry you are involved in, disciple. As a way of life. Today, what can we learn from this short message from the Lord? What now? Number one, today God challenges us to, you know, gather together. Magsama-sama po tayo. Hebrews chapter 10, verse 25, do not give up meeting together as some are in the habit of doing. Strengthen one another, support one another, pray for one another, encourage one another, help one another, and all the more as you see the day approaching. And as you gather together, grow together, and keep the faith strong. Yun po ang purpose why we gather every Sunday. Nagmi-meet po tayo dito sa Emmanuel. We gather together because we are grateful to God that He met us in our greatest need. He met us in our greatest need and He will always, you know, meet us in our need as He promised. Amen? We worship the Lord together. You know, every time we gather as one family and worship the Lord, we are reminded that our identity is not what we have done. It is not through our effort, not through our worthiness or own merit, but it is what God has done in us. So let us not give up meeting together. Secondly and lastly, go together. Go together or go now. And it's urgent. Sabi mo sa katabi mo, urgent. Go now. Gathering together is not all there is. This is not what we are commissioned to do. We are God's special forces. Tandaan po natin. We've been handpicked by Him, trained by Him through His Word, tested on the battlefield of life, and we are followers with a mission. Sabi mo sa katabi mo ngayon, mission. May mission ka, kapatid. That as we go, we disciple. That is our mission. Now show to those around you that you are different. Try to show something of Christ's resurrection power in your life. May nakikita ba na resurrection power ng Panginoon sa buhay mo? Show the difference that it makes in your life because you met the resurrected Christ. Now, if you have not met Jesus, the resurrected Jesus, today is the day to do it. Ngayon ang araw. Ikalawa, if you have met Jesus before, today is the day to recommit your life to Him. Keep meeting the resurrected Christ so that He can empower you, so that He can equip you, so that He can constantly encourage you as you go and make disciples.
And so when you meet the resurrected Christ, you can be bold, you can be courageous, you can show them the peace and hope that you have even in the midst of great challenges. Amen? Now today, my brothers and sisters, let me share to you this personal reflection on this message. As I reflect on the great commission of the Lord, ako po'y labis-labis na nagpapasalamat sa Panginoon to be called as one of His special forces. Looking back, the time was April 20, 1984. But since then, you know, my heart goes for missions. Talagang doon na po inilagay ng Panginoon ang puso po ng inyong lingkod sa pagmimisyon. I am in mission and will always be in mission until the last of my breath. I have committed that to the Lord. Whatever happens, I will be in mission. Whether locally, whether globally, or just across the street. Tulad ng inawit po natin, kahit dyan lang, okay lang po yun. You know, mission is such an enriching and meaningful experience. That's what I feel. Missions widen my perspective and understanding of God's great plan for the world. You know, doing mission is not glamorous. Hindi po glamour ang mag-involve sa mission. Most of the time, you work behind the scenes. Nasa likod, most of the time, alone, lonely, unnoticed, unrecognized, unapplaud, wala pong ganun. But I want to encourage you to look beyond self. Tumingin po tayo ng higit sa sarili po natin. Commit yourself to the Lord in fulfilling the great commandment, that is to love God and love people. Commit yourself to the Lord in fulfilling the great commission. Go and make disciples. This is, you know, God's mandate for every believer. Is this your mandate also? Are you following the mandate of the Lord? You know, I love missions for it is the heartbeat of Jesus. Now let me close to you this wonderful message from the Lord. You know, this world is still lost and dying. It is still moving slowly in the direction of God. False churches are sprouting in every place. He has chosen you and me. He has commissioned us as His special forces, His handpicked, trained, and tested special forces to go, and as we go, to disciple in His name. And the promise that as we go, that His presence will be with us even to the end of the age. So my brothers and sisters, let me encourage you, not only because today is our anniversary, but every day of our lives that we will, you know, spend our energy, our resources, all of ourselves unto God in fulfilling the great commission. Rise up and go. Hallelujah. Let's close your eyes and begin to listen to that voice of the Holy Spirit. The Great Commission is about you. It is for you, a sinner. If you have not met the resurrected Jesus, today is the day to do it. He loves you, and He cares for you that He died on the cross, and He offers forgiveness of sin and salvation. He gave His life so that He can rescue you. John 3, verse 16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." And the invitation is open to you, my brother, my sister. Believe in Him and ask Him to be your Savior and Lord, and repent and turn to Him, and He will welcome you into His loving arms. You know, consider the great love of the Lord and respond to His invitation. In Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." There is a sin problem, but there is hope in sin in Romans 6:23. "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Romans 10:9-10, "That if you confess with your mouth Jesus is Lord and begin and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved."
And if the Lord is speaking to you, my brother, my sister, follow this short prayer from your heart. Lord Jesus, today I realize that I am a sinner and I need your grace. I confess my sins and I ask for your forgiveness and cleansing. I believe that Jesus Christ alone died for my sins on the cross for the forgiveness of my sins and to give me eternal life. I believe that truth, and I invite Him to come into my life to be my personal Lord and my Savior. I declare that Jesus is my Lord. To those who are with Emmanuel for a long time, you know, the Lord is waiting for your response to the challenge of rising up and going. If this is what God is telling you right now, not because you are coerced, not because your emotion is too high, but this is what the Lord is speaking to you very clearly. The Lord has given you the vision of reaching out to as many people, not only locally but globally, to the ends of the earth. Will you just make a stand for Jesus today? He sees your heart, and He sees you today, what is in your heart. If you are doubting, you know, remove that doubt, claim and hold on to the promise of the Lord to be with you to the end of the age. Stand for Jesus. Will you stand if you are invoked by the Holy Spirit of the Lord? Don't stand because you just want to stand to show people, but stand with a conviction from your heart and say with me this prayer: Lord Jesus, forgive me for being Lord, a coward witness of the Lord, for being too cold of my relationship with Him. But today your word is very clear, it is very loud, it speaks to my heart. And so, Father, I come to you with humility, submitting myself to your perfect will and purpose for my life. I am making a recommitment to the vision, to the mission of Jesus Christ. Whatever happens, wherever you will bring me, I will give myself to the cause of the Lord Jesus Christ. And I will cling to that promise that you will be with me to the very end of the age. I'll pray for you. Father, thank you. Thank you so much for touching the lives of all these people standing, and to those who remain sitting. I know that one day you will touch them. You will move them to stand and make a stand for Jesus by taking part in the great commission of the Lord Jesus Christ, and that is making disciples. I pray even now that as I lay my hands on your people, that there will be a fresh outpouring of your Holy Spirit in our lives today, a double portion of courage and boldness to proclaim Jesus, to be a living witness for the Lord Jesus Christ here and now, for the glory of my Lord Jesus Christ. I give you my life and I surrender all to you. To Him belongs eternal praise, and all the people of God say, amen, amen and amen. Amen. Let's remain standing as we sing this song together as a church. We are called to go forth in the name of Jesus Christ. So yeah.
Support the mission of our church through our tithes and our offering. Let's give our best for the Lord as we give it to Him for His honor and for His glory. We can now come and give our offering to the Lord. Salamat sa mga bagay na ipinagkaloob niyo po sa amin, higit sa lahat ang aming kaligtasan, ang panibagong buhay, at sa pagkatawag niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ito para sa iyong gawain at para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming samod-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay po, maraming salamat po. I-update ko lang po yung binigay na figure kanina. In 53 years, meron na po tayong apat na daughter churches. And as of now, 20 or 21 outreaches. So purihin ang Panginoon po doon. Amen. Nais po nating batiin mga kaibigan po ng Emmanuel, Grace Gado. Grace, pakitaas ang kamay. Good. Welcome si Emmanuel. Siya po ang boss ni Paul. Okay, Alexis Kapati, pakitaas ang kamay. Hindi kita makita, pero welcome to Emmanuel. Ayun, Alexis, ayun. Siya po ay, hindi po nakalagay kung saan, from Paete, Laguna, Brad, layo ah. Veneranda Chavez, invited by Ate Mila Gamit. Ate Veneranda, welcome po sa Emmanuel.
Maria Teresa Canyesares Macob, invited by Mary Ann. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa pagdalo. Ronald Richon Sianosa Jr., invited by Ronald Richon. Diyan, welcome si Emmanuel. Si Warlene Hobilio, invited by Ronald. Maraming salamat po. Meron po tayong kasabihan dito. Sa unang pagkakataon, kayo po ay kapamilya ng Emmanuel. Sa mga susunod na araw, kayo po ay kaibigan na ng Emmanuel. Baliktad yata. Okay. Now, bago ko po ibigay yung mensahe, no? Panghuling mensahe, pareho rin ang laman ng puso ko, talagang yon. Pero gusto ko po munang bigyan ng daan ang pagkilala po sa pinakabagong outreach ng Emmanuel na narito po ngayon. Kasama po natin yung ating outreach partner and Man of Peace doon po sa lugar ng Workersville, Punta, Tansa, Cavite, at doon sa Sunrise Place, ano ba yung lugar na yon? Tres Cruces, Tansa, Cavite. Hilingin ko po tumayo yung mga taga-Tansa po rito. Pakitayo po kayo. Hindi po nakasama lahat dahil constrained po tayo ng transpo po natin. Pero gusto po nating i-welcome at pasalamatan Miss Leonie. Salamat po sa tuwing Lunes na pinapakain mo kami. Praise God, purihin ang Panginoon sa ating grupo. Nakakatuwa po doon dahil napakaraming mga kabataan. At alinsunod po sa utos ng Panginoon, go and make disciples, yung pong mensahe natin kanina, napakalinaw. Kailangan natin magpalakasan, gather together. Kaya mahalaga po yon, huwag nating kaligtaan. And of course, go now. Ngayon na po, huwag na po natin antayin ng bukas. Magsama-sama po tayo, painitin po natin ang ating proclamation of the gospel. Pagpalainawa ng Panginoon ang kabuuan po ng Emmanuel Church Ministries International sa leadership, sa ating mga volunteers na wala pong sawa, and of course, sa mga generous givers po ng Emmanuel. Maraming salamat po. Pwede na po tayo, wala na po bang ibang paalala? Kung wala na po, let's all stand and let's close our worship service in prayer. Pagkatapos po ng ating panalangin, wala po munang lalabas, magkakaroon po tayo ng photo off dito po sa harapan. Okay, manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon upang makibahagi sa Great Commission. At ito po ay kinikilala po namin isang pribileyo, isang malaking pagkakataon bilang maging God's special forces mo, Panginoon. At sa aming paghayo, Lord, ikaw pong nangako na sasamahan kami, kaya hindi kami matatakot anuman yung haharapin, sa hinaharap, magpapatuloy kami, all for the glory of the Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Let us sing this song together as we go forward in the name of our Lord Jesus Christ. Founders the souls and are slumbering in darkness, why do we sleep in the light? Jesus commands us to go make disciples. This is our call. Yes, this is our fight. This is our fight.
is Lord. Amen. Hey, magpapa-picture daw po tayo. Nasaan yung ating teka, yung ating multimedia.